ating paglilinaw, mahal na kapatid. Meron ba tayong basihan na mayroong piyesta sa Biblia? Meron po. Atin munang babasahin ang unang Korinto, Kapitulo 5, Versikulo 8 sa Banal na Biblia Version. Kaya nga, ipangilin natin ang piyesta, hindi sa lumang libadura, ni sa libadura man ng masasamang akala at ng kasamaan, kundi sa tinapay na walang libadura ng pagtatapat at ng katotohanan. So meron palang piyesta sa Biblia. New Testament na yon ang ating binabasa. At ano ba ang pagdiriwang natin sa piyesta? Inaalala natin, mga kaibigan, ang mga banal na tao na nag-aalay sa kanilang sarili sa ating Panginoon, na dapat hindi natin sila kakalimutan. Meron bang pahayag ang Diyos nito? Meron po. Ating mabasahin ang Isaiah chapter 56 verse 5. Ito ang nakasulat. Ang pangalan mo'y alalahanin sa aking templo at sa gitna ng aking bayanang mas matagal kaysa pagunita sa iyo. Kung ikaw ay nagkaroon ng mga anak, hindi ka malilimot kahit kailan. So, tingnan nyo, klarong-klaro po, ang mga tao na nag-aalay sa kanilang sarili, sabi ni sa Diyos, ang pangalan mo'y aalahanin sa aking templo at sa gitna ng aking bayan na mas matagal kaysa pagunita sa iyo. Tingnan nyo, alalahanin, no, sa aking templo at sa gitna ng aking bayan. So, yan po ang ginagawa natin na fiesta. Ating inaalala ang mga taong banal sa templo natin at sa buong bayan ng Diyos. Dahil itong mga banal na taong ito ay nagbigay ng kaluwalhatian sa ating Diyos. Ating mabasahin muna ang John chapter 17 verse 10. Ito ang nakasulat. Ang lahat ng sa akin ay sa iyo, at ang lahat ng sa iyo ay sa akin, at napaparangalan ako sa pamamagitan nila. So tingnan niyo, mga kapatid, na luluwalhati ako sa pamamagitan sa kanila. Kapag gugunitain natin sila, niluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan nila. At mismo si Kristo, no, na miyesta, ang ating Panginoong Hesukristo. Atin munang babasahin, mga kapatid, ang John chapter 7 verses 10 to 11. Pagkaalis ng mga kapatid ni Jesus papunta sa pesta, pumunta rin si Jesus pero palihim. Doon sa pesta, hinahanap siya ng mga pinuno ng mga Hudyo. Nasaan kaya siya? Tanong nila. Ang mga Hudyo, mayroong piyesta at pumunta ang ating Panginoon. Namimiyesta ang ating Panginoong Hesukristo, mga kaibigan. So sa tanong, meron bang basihan ng piyesta? Meron na meron po. Yan po ang ating sagot sa magandang katanungan. Fight the Maria, the tax safety with a humble heart. Brother Eli, bakit po bawal sa inyo ang bakit po bawal sa inyo ang magpiyesta? Alam mo kasi, kapatid, ano, hindi naman dapat ipinagpipiesta yung mga ano eh, yung mga Diyos-Diyusan. Kasuklam-suklam nga sa Diyos yun eh. Diba? Sabi sa Biblia, yung mga Diyos-Diyusan, yung ginawa ng kamay ng mga tao, kasuklam-suklam sa Diyos yun eh. Binasa na natin yung kanina, basahin natin uli. Sa Deuteronomio 5:7. Dili ka magbaton og laing mga Diyos sa atubangan ko. Dili ka magbuhat alang kanimo og linilok nga larawan ni sa bisan unsa nga dagway, sa bisan unsa nga anaa o nga butang nga atua sa ibabaw sa langit, kun sa ilalom sa yuta, kun sa tubig sa ilalom sa yuta. Dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila, ni mag-alagad kanila, kay ako ang Ginoo nga imong Dios, mao ang Dios nga abughuan nga nagaduaw sa pagkadautan sa mga amahan
sa ibabaw sa mga anak o sa ibabaw sa ikatulo o sa ikaupat na kaliwatan sa mga nagadumot kanako. O, di ba? Pag nagpipiesta kayo, alin ba pinagpipiesta nyo? Hindi ba yung mga pibulto na yan ang pinagpipiesta nyo, kapatid? Naghahanda kayo, naggumagastos kayo, may paputok, may mga musiko, may mga palabas, may mga lasingan, may mga gulo, pagka may piyesta. Ang pinagpipiesta nyo, ang Diyos ba? Hindi naman ang Diyos ang pinagpipiesta nyo. Ang pinagpipiesta nyo, yung mga binuhat ng ladawan o larawan, binuhat sa kamot sa mga tao. Kaya bawal ng Diyos yan eh. E mali yan eh. Nakakasuklam sa Diyos yung mga larawan na yan na luluhod ka dyan, mananalangin ka dyan, pagkatapos ang gagawin mo, pagpipiesta mo pa, pagkakagastusan mo, eh, kasalanan nga sa Diyos yung mga larawan na yan eh. Bawal nga ng Diyos gawin yan eh. Alam mo ang tawag ng Diyos dyan sa mga yan? Basahin natin sa 1:21 ng Roma. Kaysa hihingilhan nila ang Diyos, wala nila paghimayaan siya, ingon na Diyos, bisan managpasalamat sila, kundili nangabuang sila sa ilang mga hunahuna, o ang ilang kasing-kasing nga walay pagsabot, gingit-ngitan. Anong ginawa nung mga nabuang? Ano ang naginawa nung nangabuang? 23. O giilisan nila ang himaya sa dili madunoton nga Diyos sa pagkasama sa larawan sa tao nga madunoton o sa mga langgam o sa mga mananap nga may upat katiil o sa mga nagakamang sa yuta. Tamo, ayan ang pagkabuang nila, sabi. Giilisan nila ang himaya sa dili madunoton nga Diyos sa pagkasama sa larawan sa tao. O, di ba? Pinalitan nila yung Diyos nung larawan ng tao at saka larawan ng mga hayop at ng mga ibon. O anong ginawa nila? 25. Kay ni ana nga kamaturan sa Diyos, iilisa nila sa bakak o gipalabi nila ang pagsimba o pag-alagad sa mga binuhat kaysa magbubuhat nga mao ang dalaygon sa walay katapusan. Amen. Tina mo yan ha? Kay ni ana ang kamaturan sa Diyos, giilisa nila sa bakak o gipalabi nila ang pagsimba o pag-alagad sa mga binuhat kaysa sa magbubuhat. O di ba, maiintindihan naman ang Bisaya yan, kapatid na Jerry, di ba no? Opo, maliwanag pong maintindihan po nila ito. Gipalabi nila ang pagsimba o pag-alagad sa mga binuhat kaysa magbubuhat. Eh, yung mga pinagpipiesta nyo, kapatid, gibuhat sa kamot, sa tao. Ha? Karumaldumal sa Diyos. Ano ba yung karumaldumal, Brad Jerry? Dulumtanan sa Diyos. Dulumtanan sa Ginoo. Ang sasamba ka o mag-alagad sa gibuhat, sa kamot sa mga tao. Kaya sabi ni Pablo, nabuang labag sa Diyos, bawal sa Diyos, ayaw sa Diyos. Nagagawin mo yon dun sa mga binuhat nga larawan, binuhat sa kamot sa mga tao. Iyan ay mga kasinungalingan, kabuangan, kaysa hingilihan nila ang Diyos. Wala nila paghimaya siya ingon na Diyos, bisan managpasalamat sila, kundili nangabuang sila sa ilang mga huna-huna. Yun ang sagot ko sa